Medyo basa-basa pa yung atiran. Mamaya ako tanggalin. Yung mga huling ano, tinanggal ko matagal eh. Mas magkos kasi matira kung meron ngayon. Baliktad, kailangan dyan pa sa lubong. Pakagat? Oo. Kasi kailangan... Pausa ko na. Eh, baliktad nga yung press. Parang gumagamit siya ng mga pang cutting piece. Ano ba dyan? Ha? Ano ba dyan? Pin. So, kamusta kayo? Kamusta kayong lahat? Sana okay lang kayo dyan at sana keep hustle tayong lahat, ano? So, yun nga, sana matapos na tong COVID-19 pandemic na to dahil sobrang sakit na sa ulo, napipigilan ito yung mga progreso na gagawin natin sa taong 2020. Sobrang shits talaga na itong COVID-19 pandemic. So, yun mga katatak, ano? Yan yung ginawa natin ngayong buong araw. So, discuss lang natin ngayon mga katatak. Nakita kasi recently kasi nakabasa ako sa mga group sa Facebook about sa mga clothing lines, sa mga designs, mga nagiging problema ng ibang brand, ng mga nagsisimulang brand o ng mga local brand sa kanilang mga design. So, nabasa ko doon na parang magdedemandahan yata sila, magpapakorte yata sila para doon sa mga designs nila. Which is, wala namang problema kung yun ang gusto nila. At saka kung talagang pinaglalaban nila yung mga designs nila at yung brand nila. Wala namang problema tayo dyan kung yun talagang mas okay para sa kanila at mas makakatag dito yung masasatisfy yung sarili nila. So, yun nga mga katatak, ano? Parang, ayun dun sa nabasa ko, parang nagkaroon sila na parang naging magkamukha sila sa design, nagnakawa ng design, ganyan. Tapos, tinignan ko yung mga comments. Yung iba, parang sinasabi na kuha lang din sa Google o sa kuha lang sa internet yung mismong vector art. Kung saan, parang basta nagkakaroon sila ng awayan, nagkakaroon sila ng mga shits. At yun nga, pag-uusapan natin tong about sa design, ano? Usapang design mula sa Google. Halimbawa, Google. Ito kasi, mga tatak, si Google kasi ay nagsisilbing reference talaga natin yan. At hindi mawawala yung mga tatak, ha? Kung si Google, halimbawa, nag-search kayo sa Google ng vector art ng ganito, lalabas yan, makakuha kayo ng malinaw na file niyan. Vector art ng pera, vector art ng bungo, vector art ng skeleton, o kahit ano pang mga vector art na kailangan nyo sa design nyo, pwede kayong makakuha dyan. Ganyan ang sistema ni Google. Pero para sa akin mga katatak, si Google, dapat gamitin natin yan as reference ng idea natin. Kasi ganito yan mga katatak, no? Dati, nung
sobrang bago ko sa printing talaga. Si Google, kumukuha ako ng mga design dyan. Design ng Vans, design ng mga kung ano-anong mga big brands. Tapos yan yung sinusubukan kong screen print dati. So, yun nga. Siguro kung bago ka lang talaga, kung mabaguhan tayo, at wala naman tayong nasagasaan na mga kapwa natin local brand. Okay lang naman siguro kung nagsisimula ka na ganyan, kumuha ka sa Google. Pero yung ibibenta mo as local brand, halimbawa kumuha ka ng Vans, design ng Vans, nag-search ka sa Google, hindi lang yung basta Vans na sulat. So may natipuhan kang vector art ng Vans. Halimbawa, meron silang vector art ng nag-escape na skeleton. Kinuha mo siya tapos pinalitan mo ng brand, pero yun na yun mismo, wala kang iniba dun sa vector, kundi yung brand name saka yung siguro sa colors. Yan, ganyan. Siguro yan, parang malaking sheets na yan o malaking hindi na tama para sa designs. Kaya dapat ginagawa nyo lang reference. Halimbawa, gaya ko nga, mag-iisip ako ng design. Halimbawa, ito on the spot, isip na yung design. Mag-iisip ako ng design ng halimbawa, gusto kong design is magandang tayo doon sa hassle. Ito kasi yung marami kong nakibabase. Halimbawa, gusto kong magandang ng hassle mga nagbebenta. So, gusto kong isang character na nagpo-push ng cart o ng kariton. Character na nagpo-push ng kariton. Tapos, yung kariton na yon ay puno ng pera. At ano pa ba? Yun nga, nagpo-push. So, ang gagawin ko dito mga katata, para mas maipaliwanag kong maigi sa designer, kukuha ko ng image sa Google. Halimbawa, gaya nun, yung character namin is Bieber sa Street Cash. So, sasabihin ko sa kanya na character ka ako ng Bieber. Tapos, yung kung ano yung angulo ng cart o kung ano yung klase ng cart o ng kariton, kukuhanap ako sa Google ng gusto kong klase ng kariton. Halimbawa, yung basta may ganun pwede kong kunin nga sa Google yung idea nung gusto mong maging kalabasan ng kariton mo, pero hindi yung mismong galing sa Google yung ilalagay mo sa design mo, is yung idea lang, yung angulo ng kariton, yung magiging pinaka-itsura niya, ganun. Reference na itsura, pero hindi yung mismong kariton na yun. Ganun yung ginagawa ko sa Google, as reference siya. Tapos, pwede ka rin nga dyan mag-combine-combine ng idea. Halimbawa, gusto mong ganitong angulo ng kariton, pero ganitong type ng kariton yung ilalagay natin. Diba, nakocombine yung idea. Ganun yung sa Google. Tapos, meron din akong nabasa isa sa, dito sa DPTK na design, which is yung parang pabilog na may alon-alon. Tama yung ba? Sobrang gamit na yon, parang yung gas-gas na. Kaso nga lang mga katata, kasi yan kasi is, kung tutuusin kasi, sobrang gamit na. Sobrang, yung gumawa sila ng sarili nilang version. Version ng type ng design na yon as DBTK. Or yung tawag dito, parang sa reference kasi nga, gaya nun, marami tayong imagination sa isip natin na gusto nating ilagay sa design. O minsan, halimbawa yung mga nakikita natin sa kalsada, nakikita natin sa mga biyahe, nakikita natin kung saan saan ang lugar, pumapasok sa utak natin yan, tapos biglang nagkakaroon tayo ng idea, which is hindi natin sinasadya na nagiging kamukha ng idea ng iba. O meron na pala sa Google yung idea na to. Ganun yan man yung nangyayari doon. Kaya sa usapang design, parang medyo mahirap magbalanse kung sino ang tama at kung sino ang mali. About naman dito sa ating mga local designer, mga katata. Kung ikaw designer ka, tapos nakakita ka ng design ng kapwa mo designer, at parang kinopya mo pati yung character na yun mismo, tapos yung color, yung ano ba tawag doon sa mga kulay niya,
yung color, yung basta yung ano, pati yung kulay ng design na ginawa niya, nakopya mo, tapos medyo pinalingon mo lang ng konti. Kasi meron ako naging inabasang issue naman dun sa kakilala kong artist, which is si Mix Art. Meron siyang art na parang nagaya ng iba, pinalingon lang ng konti yung character. Parang may ganong klase. So yun, parang malaking kahihiyan dun sa ano, sa nanggaya. Kasi sa community ng designing, community ng mga graphic artists, oo't hindi mahirap talaga magsampa ng kaso kasi medyo, syempre, gagastos ka ng oras saka ng pera pag nagsampa ka ng kaso. Saka isa pa, hindi mo naman pinarehistro. Malamang sa hindi mo naman nakiparehistro yung design na ginawa mo o wala kang copyright para doon. Kaya hindi ka talaga agad-agad o hindi mo na sigasuhin magsampa pa ng kaso. Pero dahil meron tayong community sa Facebook, sa mga social media, community ng design, community ng mga local brand, sana naman magkaroon kayo ng konting hiya doon sa mga kapwa nyo artist na kinokopyahan nyo ng design or ginagawa nyo reference. Walang masama sa pag-idolize. Nagdaan din ako dyan, syempre. Idol ko si ganito, gusto ko ng ganitong design. Wala namang problema dyan. Basta huwag naman yung sobrang obvious. Halimbawa, gusto mo yung character na yun, huwag ka naman gayahin yung mismong colorway o yung pagkaka, yung mga kulay na combination niya dun sa character na yun. Tapos yung mismong, basta yung mga ganong klase, yung sobrang obvious, huwag naman ganun. Kasi ano eh, tayo-tayo na lang din dito sa local brand, magsisiraan pa tayo, maggagayahan pa tayo, magtitirahan pa tayo, mga ganyan. Yan mahirap eh. At support local talaga tayo, lalo ngayong pandemic. Supportahan nyo yung mga artist na yan, supportahan nyo yung mga local printer nyo, supportahan nyo yung mga local brand sa lugar nyo. Huwag tayong masyadong sumuporta dun sa mga imported ngayon. Kasi nga, ang pandemic, kailangan umikot lang sa Pilipinas yung pera para mas makatulong tayo sa mga kapwa natin. So, yun mga tatak, isang comeback video lang sa atin about dito sa designing. Siguro medyo makakalubog-lubog na tayo ng konti sa pagbablog. Pero, siyempre, mas focus pa rin tayo sa printing. Marami pa tayong nahabol na oras sa printing. Singit lang muna to sa ngayon. At, yun nga mga kadatak. Sana magkaroon kayo ng konting unawaan lang talaga. Unawaan sa ganito, sa ganyan. Para safe tayo lahat. Saka, wala tayong naapakan na ibang tao. Yan lang mga kadatak. Sana, ingat kayo palagi, keep safe kayo dyan palagi, at pwede nyo nga palang i-like yung page natin ng t-shirt printing, silk screen printing, which is yung Print Mechanics, nandyan yan sa link sa baba. Like nyo na rin yung ating clothing line na Street Cash Apparel, like nyo na rin yung page natin ng YouTube, which is yung Jeff Screen Life. At yun nga mga katatak, pasensya na nga pala sa mga hindi natin nare-replyan dito sa ating YouTube channel, sa mga message sa Facebook. Minsan talaga hindi ko na talaga masikaso kasi sobrang busy sa printing. Mas nagpo-focus kasi ako ngayon sa printing. So yun mga katatak, ingat kayo palagi dyan at sana nagustuhan nyo itong video na to. Click nyo na rin yung subscribe button para naman updated kayo kung may susunod tayong video. Tapos sa mga susunod, susubukan natin gawin yung mga request nyo na video o kaya minsan browse nyo na lang yung mga videos natin kasi baka nagawan ko na rin ng video yung mga katanungan sa isip nyo. At yun nga mga katatak, maraming salamat palagi sa sumusuporta, no? Peace!